We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Magandang hapon mga kapuso. Narito na ang Balitang Southern Tagalog. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Live mula rito sa GMA Batangas Station, ako po si Ace Medrano. Ako naman po si Ivy Saunar-Gasang. Code White Alert status itinaas na sa Batangas Medical Center. Code White Alert magtatagal hanggang January 4 ayon sa pamunuan ng ospital. Para sa detalye, makakasama natin live si Paul Hernandez. Paul? IV full force na yung mga staff at mga medical personnel ng Batangas Medical Center o BATMC. Bawal na sa kanila yung mag-leave kasunod ng deklarasyon ng White Code Alert status sa kanilang pinagtatrabahuang ospital. Kabi-kabila ng paskil na paalala sa Batangas Medical Center o BATMC na simula ngayong araw, December 21, ang opisyal na deklarasyon ng Code White Alert status sa lahat ng pampublikong paggamutan sa bansa. Paghahanda ito sa pinangangambahang mabibiktima ng paputok sa pagdiriwang ng Pasko hanggang sa bagong taon. Ayon sa pamunuan ng BATMC, naka-standby na ang mga medical professionals. Bawal na ang leave habang nakataas ang Code White. So, lahat ng mga areas sa hospital, emergency room, operating room, wards, ICU should be ready for attending the patients tsaka mga patients na will be a victim of firecracker related injuries. At saka maraming darating na patients due to hypertension, food poisoning, cardiac attack. Sa emergency room, inaasahan na ang maraming dating na mga pasyenteng galing sa ibang paggamutan. Sila yung mga pasyenteng kailangan dalhin dito kasi mas specialized yung hospital. Kailangan ng tertiary level of care. Calabar Zone, and meron tayong coming from Mindoro also. Pero bago ma-admit, kailangan munang dumaan sa triage area. Dito, isa sa ilalim sa screening ang mga pasyente. Pagtitiyak ng BATMC, sapat ang bilang ng tauhan nila. Usually 4 po kami dito. Pag tinataas ang Code White, nagdodoble pa po. Marami pa naka-standby po yung mga employees natin. Malinis pa ang surveillance and tally board ng ospital para sa firecracker-related injuries. Puspusan sila sa anti-firecracker campaign. Madalas daw na biktima ay mga bata dahil sa pagpulot ng inaakalang pumaliang paputok. Sa mga magulang, please mantayan niyo yung mga bata na pagsabihan sila na huwag humawak ng paputok ngayong Pasko at bagong taon. Payo ng mga otoridad, gumamit na lang daw ng torotot, busina ng sasakyan at loudspeakers kung gusto ng paingay sa Pasko at bagong taon. Ivy, ang sabi ni Dr. Tenorio, ang pagkakaroon o ang pagtataas ng Code White Alert status hindi lang nangyayari tuwing Christmas season. Nagkakaroon din ng Code White Alert status kapag panahon ng bagyo, Election Day, All Saints Day, Holy Week at iba pang mahalagang okasyon sa bansa. Ivy. Maraming salamat, Paul Hernandez. Mga alagang itik sa isang leisure farm sa bayan ng Ibaan, pinagmula ng unang kaso ng bird flu sa Batangas ayon sa ProVet. Ang detalye sa report ni Andrew Bernardo. Sa mga inaalagaang itik sa isang leisure farm sa Barangay Sabang Ibaan, Batangas, nagmula ang unang kaso ng avian influenza o H5N1 sa lalawigan. Ito ang kinumpirma sa GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog ni Romelito Marasigan, pinuno ng Provincial Veterinary Office ng Batangas. Eksklusibo itong humarap sa news team kaninang umaga. Na-report yan sa amin ng December 9, nag-collect kami ng blood sample ng December 12.
Sinamit ang sample ng December 13 at 14 lumabas yung result. So positive yung result na lumabas doon sa mga test na ginawa. 55 itik ang naiulat na namatay dahil sa virus, agad namang isinailalim. Sa depopulation, ang 54 pang itik. Ganun din ang 35 ibon na inaalagaan sa loob ng farm. Wala naman umanong nadamay na poultry farm o iba pang ibon sa loob ng 1 kilometrong radius zone. Kaya maituturing na isolated ang kaso ng bird flu sa Batangas. Unang-una, yung case na yon ay hindi usually doon sa farm na poultry farm nangyari, kundi sa isang tinatawag natin leisure farm. So hindi siya usually na ang naapektuhan talaga yung mga layers at mga broilers dito sa Batangas. So, mas mahirap pong nagawin yon kung ang tatamanin talaga yung malalaking farms. Aminado namang nagtataka ang Provet dahil negatibo sa virus ang mga kasamahang itik sa ibang farm kung saan galing ang itik rin na inaalagaan sa leisure farm. Kaya puspusan nang isinasagawang investigasyon ng Provet. Pwede maging source yung tinatawag nating migratory birds. Ngayon, since yan ay viral infection, pwede siyang matransfer through fomites. Halimbawa, may pumasok na tao na galing sa farm na infected, pwede niya madala. Yung mga sasakyan, pwede rin niya madala yan. Kung halimbawa may pinanggalingan siya na infected farm. So yun yung usually na nagiging source ng infection. Patapos na ang surveillance activity sa mga poultry farm na sakop ng 1 kilometer radius zone. At agad na isusunod ang surveillance sa mga farm na nasa loob ng 7 kilometrong radius zone. Kasama si J.R. Manjares, Andrew Bernardo, Balitang Southern, Tagalog. Mga kapuso, magpapatuloy ang mga pag-ulan sa bansa. Dahil yan sa binabantayang bagong low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Huli itong namataan ang PAGASA sa layong 350 kilometers east ng Davao City. Sabi ng PAGASA, mababa naman ang tsansa nitong maging bagyo pero posibleng magpaulan ito sa ilang bahagi ng bansa hanggang sa araw ng Pasko. Bukod sa LPA, nakaapekto rin ngayon sa iba pang lugar sa bansa ang hanging amihan at shear line. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, asahan ang pag-uulan sa malaking bahagi ng bansa sa mga susunod na oras. Posible ang malalakas sa buhos sa ilang panig ng Cagayan Valley, Mimaropa Region, Bicol, Visayas at Mindanao. Dahil sa amihan, maalon pa rin at delikado sa maliliit na sasakyang pandagat ang pumalaot sa mga dagat sakop ng Ilocos Region, Cagayan Valley, Aurora at sa ilang baybayin ng Quezon. Presyo ng karne, gulay, isda at prutas sa Batangas City Public Market tumaas ilang araw bago ang Pasko. Alamin yan sa report ni Andrew Bernardo. Matapos ang ipinatupad na taas presyo sa produktong petrolyo kahapon, kasunod agad nito ang pagtaas sa presyo ng iba't ibang bilihin sa palengke gaya ng karneng baboy, manok at isda. Kailangan tumaas dahil sobrang makukuha namin ay ang mahal sa live weight. Hindi ko alam sa mga may mga laga ng baboy bakit nataas. Nanggaling kami sa 300, 280 to 300 hanggang sa 340 ang puro laman, limpo. Ang kapitalon niya mga 200. Eh ngayon sa mga 255, eh matumal o pagkakang mahal ang isla. Ayon kay Verna, nasa 20 hanggang mahigit 100 piso ang itinaas sa presyo ng kanyang panindang gulay. Mataas din ang bigay sa kanila, galing pong Divisoria, sa gasolina po yun. Kaya nakakaawa din po talaga ang mamimili at kami pong mga namumuhunan. Kaya ang mamimiling si Mary Jane. Kaunti na lang muna ang bibilhin. Madadagdagan ng budget kasi magmamahal siya eh. Wala naman umanong paggalaw sa ngayon sa presyo ng prutas pero inaasahan na rin ito ng tinderang silibring sa susunod na linggo. Pag mataas ang bigay ang kuha namin, siyempre dadagdagan namin ng konti. Ayon sa DTI Calabarzon. Yung cost nila to go, yung procure it, kung sila pupunta doon sa bilihan, sila ay nagpaga, mga kabilang sasakyan. Yun yung mga yun ang maapektuhan. May mga inihahanda naman umanong tulong ang Provincial Agriculture ng Batangas para sa mga direktang apektado ng taas presyo ng produktong petrolyo. Yun siguro yung magiging action ng probinsya. Tinutulungan natin yung ating mga farmers from land preparation para nga medyo mabawasan yung krudo. Yun lang ang ating nagagawa para medyo ma-less naman yung kanilang overhead expenses.
Kasama si J.R. Manjares, Andrew Bernardo, Balitang Southern, Tagalog. Ilang mag-aaral sa Santo Tomas City, Batangas na nagkamit ng mga parangal sa eskwelahan nakatanggap ng cash incentives mula sa LGU. Narito ang report ni Mark Lavaro. Ginawaran ng pagkilala mula sa pamahalang panglungsod ng Santo Tomas, Batangas ang nasa 68 mga mag-aaral mula sa senior high school at kolehiyo na nakatanggap ng parangal mula sa kani-kanilang eskwelahan sa katatapos pa lamang nagawad Tomasino 2022. Ang mga pinarangalan ay nakatanggap ng medalya, sertipiko at cash incentives mula sa LGU at City Youth Development and Sports Division. Layon daw nitong kilalanin ng mga Tomasino mag-aaral na nagpamalas ng kanilang galing at talino at magsilbing inspirasyon para sa kapwa nila mag-aaral. Samantala, umabot naman sa higit 1,000 mga Batanggenyo sa ikatlong distrito ang nakatanggap na ng kanilang payout mula sa Dole Tupad Program kahapon, kung saan sila nabigyan ng pansamantalang hanap buhay matapos mawala ng pagkakakitaan dahil sa epekto ng pandemya. Ang mga benepisyaryo ay naging kabahagi ng LGU sa paglilinis ng kapaligiran sa kani-kanilang nasasakupan. Tumanggap din ng cash allowance mula sa LGU ang mga guro at child development workers sa Balayan, Batangas. 2,000 piso ang natanggap ng mga guro habang 3,000 naman para sa mga child development worker. Paraan daw ito ng LGU upang bigyan pagkilala ang kanilang kontribusyon at sakripisyo para sa mga bata at kabataan sa bayan. Mark Lavaro, Balitang Southern, Tagalog. Mga abay ng bagong kasal sa mataas na kahoy, Batangas, umabot sa 64 na pares. Paglalakad sa altar, malaprosisyon sa dami ng mga abay. Tutukan yan sa report ni Paul Hernandez. Ang kasabihang sa hinaba-haba ng prosesyon sa simbahan din ng tuloy, tila ginawang literal ng bagong kasal na sina Dennis at Teresa ng mataas na kahoy, Batangas. E sa dami ba naman kasi ng abay nila na umabot sa 64 na pares, malaprosisyon nga naman sa Santa Cruzan. Sa picture ngang ito, halos hindi na magkasya sa frame ang mga nagsiabay. Almost inabot ng almost 1 hour ang paglalakad kasama Ninong, Nina. Halos ako nga po yung groom. Halos nainip na ako sa unahan. Sabi ng newlywed couple na ikinasal nito lang December 11, nagpresenta ang mga abay nila mula sa kamag-anak at crew at staff ng kanilang food business. Malafiesta sa loob ng simbahan sa dami. Ang imbitasyon nga nila, tad-tad ng mga pangalan. Bali, hindi po namin sila kamag-anak. Okay. Ang ano lang po dun, parang pamilya na po yung turing namin sa kanila. Okay. Tapos yung iba naman po, eh talagang relatives at saka ano, ng pamilya po namin, kaibigan. Masaya, maraming tao. Experience ko din na unang abay sa kasal ng tita tito. Halos kalahating milyong piso raw ang ginastos nila para sa kasal. Usap-usapan din sa social media ang ipinaradang mga sabit o regalo sa 12 pares na kinuha nilang Ninong at Ninang. Bukod pa yung kinakain namin sa mga bisita. Oh. Kasi isang basketball court talaga yung pinaghandaan namin. Okay. Traffic. Para kina Dennis at Teresa, hindi na raw nila inisip ang gasto sa mahalagang okasyong ito. Sulit daw ang pagod at preparasyon dahil sa saya na naihatid nila sa mga naging bahagi ng kanilang pag-iisang dibdib. Kasama si Kel Ravaca, Paul Hernandez, Balitang Southern, Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern, Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern, Tagalog. Magsasaka sa Buena Vista, Quezon, natagpo ang patay at palutang lutang sa ilog. Biktima, nakainom umano at nagpunta sa ilog bago mapaulat na nawawala ayon sa pulisya. Ang detalye sa report ni Mark Lavaro. Nakadapa at wala ng buhay na matagpuan ang 39-anyos na magsasaka sa isang ilog sa Barangay Villa Magsaysay, Buena Vista, Quezon kahapon. Ayon sa inisyal na investigasyon, hapon nitong Lunes ang mapaulat na nawawala ang biktima matapos lumoblob sa isang ilog sa nasabing barangay. Napag-alaman naman ang biktima ay nakainom bago mangyari ang insidente. Maulan din at malakas ang agos ng tubig sa ilog ng araw na yon. Posible raw na inanod ang biktima ng nasa 2-3 kilometro.
nung nalasing na, balak niya na pumunta doon naman doon sa isa pang gardeya sa kabilang ilog. Lasing na, di siya napatigil doon sa mismong ilog. Nagbasa, nagbabansya doon sa ilog. Ngayon, inaawat naman na nung mga kainom niya. Ayaw magpapigil, ayaw magpaalis doon di umano sa ilog. Hindi rin daw nakumbinsi ng mga kainumang kaanak ang biktima na umahon sa ilog. Nakuha na rin ng pamilya ang mga labi ng biktima na pinaniniwala ang nalunod. Nagtamo rin ito ng mga sugat sa kanyang ulo at katawan. Ang ulo niya ay may basag, malamang na ano sa mga paton na paampas-ampas. Yun ang findings. Kasi kung sa lunod daw, hindi pa malalaman pag hindi i-autopsy. Ay, determine lamang is kung alin ang nauna, nalunod ba siya or ang kinamatay niya is yung pagkakahampas niya sa bato. Pinaalalahanan naman ng pulisya ang publiko na maging responsable sa tuwing umiinom ng alak at maging maingat sa lahat ng pagkakataon lalo't maulan sa kanilang lugar. Sinusubukan pa ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na makuhanan ng pahayag ang kaanak ng biktima sa insidente. Mark Lavaro, Balitang Southern Tagalog. Biosecurity sa Batangas, hinigpitan ng Provincial Agriculture Office matapos makapagtala ng kaso ng bird flu. Department of Agriculture Batangas tiniyak na ligtas ang poultry products kasunod ng naiulat na kaso ng bird flu sa lalawigan. Alamin yan sa report ni Andrew Bernardo. Paborito ng tatlong anak ni Julia sa Batangas City ang iba't ibang luto ng manok. Kaya naman, sa tuwing namamalengke siya, hindi na ito mawawala sa pamimilhin. Pero matapos malaman na mayroon nang naitalang unang kaso ng avian influenza o H5N1 na mas kilalang bird flu sa Batangas. Baka malasen mo na yung pagluluto ng mga ganito para makaiwas din. Hindi natin masusure na talagang wala, as in wala. Dahil nga po sa makumakalat na ganyan. Hindi naman nangangamba ang tindera ng manok na si Sandra dahil sigurado raw ito sa kalidad ng itinitindang manok sa palengke ng Batangas City. Ito'y kahit pasakop ang ilang barangay sa lungsod sa isang kilometrong radius zone. Ang alam naman po namin ay talagang wala namang dahil kami po inakain din ng manok. Siniguro naman ng Provincial Agriculture Batangas na walang apektado ng bird flu sa mga poultry farm sa lalawigan. Nauna nang sinabi ng Provincial Veterinary Office na isolated case lang ito ng nakahawang sakit na karaniwang tumatama sa ibon, manok, itik, pugo at pato. Nagawa talaga yung tamang control measure. Nakuha yung mga na confiscate, na eliminate yung stocks. Wala namang problema. And aware agad ang mga tao. Yan ang mahalaga, yung awareness ng ating mga stakeholders. Especially yung mga commercial farm. Walang dapat ipangamba. Lalo namang hinigpitan ng provincial government ang biosecurity na ipinatutupad sa mga poultry farms sa lalawigan, lalo't kilala umano ang Batangas sa nangungunang supplier ng pagkain sa Calabarzon at NCR. Sa atin nakasalala yan, kaya talagang dapat alagaan talaga natin ang industriya. Mahalaga yung awareness kaisa ang mga stakeholders. At yun talaga ang nararapat sa tingin ko. Pati yung ating mga farm, talagang yung biosecurity measures, napaka-importante nun. Yung talaga yung isang magdadala sa kanila para hindi abutan ng infection. Ayon sa PROVET, nasa 18 checkpoint na sa iba't ibang lugar sa Batangas ang nakakalat para matiyak na walang makakapuslit na may sakit na hayop. Palakasin pa rin yung biosecurity measures. Yun lang talaga yung magagawa kasi wala pa naman mga vaccine na ginagamit talaga dyan. Cleaning and disinfection, magpapapasok basta-basta sa kanilang mga farms, lalo na yung mga howlers at cullers ng mga pen chickens natin, hindi dapat yun basta pinapapasok sa farm. And yung disinfection, mahalaga yun na nagagawa. Kasama si J.R. Manjares, Andrew Bernardo, Balitang Southern, Tagalog. Pumalo na sa 4,057,629 ang kaso ng COVID-19 sa bansa matapos makapagtala ang Department of Health ng 626 na mga bagong kaso. Umabot naman sa 3,975,239 ang kabuang bilang ng mga gumaling. Sa Calabarzon Region, umabot na sa 725,298 ang tinamaan ng virus. Aabot naman sa 2,854 ang active cases. Nasa 715,879 naman ang
ang kabuuang bilang ng mga gumaling ayon sa DOH Calabarzon. Sa Mimaropa region naman, umabot na sa 47,749 ang tinamaan ng COVID-19 virus. Nasa 150 naman ang active cases. Samantala, nasa 46,314 ang kabuuang bilang ng mga gumaling ayon sa datos ng DOH Mimaropa. Ilang oras nakawala ng supply ng kuryente mararanasan sa ilang bayan sa Batangas bukas, December 22. Ang detalye sa report ni Mark Lavaro. Isang oras nakawala ng supply ng kuryente ang mararanasan bukas, December 22, sa Barangay Kalayaan at Irukan sa bayan ng Santa Teresita at Barangay Pansol sa bayan ng Taal. Ayon yan sa anunsyong inilabas ng Batelec 1. Magsisimula ang power interruption mula alas 2 hanggang alas 3 ng hapon. Samantala, 7 oras naman nakawala ng supply ng kuryente ang mararanasan sa Barangay Poblasyon 1, Kuta East at Kuta West sa bayan pa rin ng Santa Teresita. Habang ang bahagi naman ng Barangay Muson sa San Luis, Batangas ang makararanas ng power interruption mula alas 10 ng umaga na tatagal hanggang alas 5 ng hapon sa Huwebes, December 22. Pagtitiyak naman ng Batelec 1, maaaring maibalik ang serbisyo ng kuryente ng mas maaga sa itinakdang oras kung matatapos agad ang nasabing paggawain. Mark Lavaro, Balitang Southern Tagalog. Bilang maagang pamasko ng lokal na pamahalaan ng Agunsilyo, Batangas, libreng masasakyan ng mga Agunsilians ang Kalesa Ride sa bayan simula ngayong araw na tatagal hanggang bukas, December 22. Ayon yan sa inilabas na anunsyo ng LGU. Magiging libre ang pagsakay sa mga Kalesa mula alas 6 hanggang alas 9 ng gabi. Bukod sa libreng sakay, masusulit mo rin ang ganda ng mga pailaw sa harap ng kanilang munisipyo. Paalala naman ng LGU na kailangan pa rin sumunod sa health protocols para maiwasan pa rin ang sakit na COVID-19. Napuno ng kulay puti at pula ang Athletes Basic School sa Cabuyao City, Laguna matapos pailawan ang iba't ibang dekorasyong pampasko sa grounds ng paaralan. White Christmas ngayon ang tema ng mga dekorasyon sa buong lungsod. Ang Cabuyao City Hall naman nagmistulang isang binalot na regalo matapos lagyan ng giant ribbon. Attraction din sa lugar ang giant Christmas tree, candy canes at tunnel of lights. Bukas ito sa publiko mula alas 6 ng gabi hanggang alas 12 ng hating gabi. Patuloy naman pinalalahanan ng mga residenteng bibisita at mamamasyal sa lugar na sumunod pa rin sa mga ipinatutupad na health protocols. Sparkle artist Will Ashley nakibanding sa kanyang mga tagahanga sa isang resort sa Los Baños, Laguna. Alamin yan sa report ni Denise Abante. Summer in December ang peg ng fan meet and bonding ng Sparkle artist na si Will Ashley sa isang resort sa Los Baños, Laguna. Nasa 27 fans ang maagang dumating sa lugar upang maghintay na makita ang GMA Sparkle artist. Ang 19-anyos na si Tristan mula pa sa Rizal at excited ng makabonding ang iniidolo. Masaya po kasi syempre po dumaan po tayo sa pandemic. Nabigyan po kami ng pagkakataon na makabonding uli si Will. Special po makasama namin siya sa swimming and more bond. Mainit naman na sinalubong ng fan si Will na ready-ready na sumabak para sa mga nakahandang water activities. Una nilang sinubukan ang vine swing. Sunod naman ang blob jump and fly na talaga namang ikinatuwa ni Will kasama ang fans. Nagpasalamat naman si Will sa kanyang fans na dumalo sa meet and greet. Siyempre, nililook forward ko dito yung memories, magiging memories namin together ng fans. And siyempre, super happy ako kasi napakatagal din nung huling nagkita-kita kaming lahat. So, very excited ako ngayon. Sana maging masaya lahat lang at safe lahat. Game na sinubukan ni Will ang hanging bridge, swing at sumayaw pa kasama ang fans. Ang mag-iina namang ito, full support din kay Will. At si Will kasi talented siya, parang pag sumayaw siya, kakaiba siya sa lahat. Parang namomotivate ako na lalong mag-aral kasi parang nakakausap ko siya kasi hindi biro yung makakausap mo yung artista. Tapos makaka-video call mo, gano'n. Support ko siya sa gusto niya, saka sa sinusuportahan niya. Yung pag-aaral niya, hindi niya pinapabayaan. Lagi lang siyang namomotivate mag-aral. Yung idol niya, kumbaga nagiging inspirasyon niya sa pag-aaral niya. Inanyayahan naman ni Will ang mga kapuso na manood ng kanilang TV series na Manopaw Legacy, The Flower Sisters. I hope panoorin po ng mga kapuso natin ang Manopaw Legacy, The Flower Sisters, Mondays to Thursdays, 9:45 p.m. Kasama si Buhay Adante Jr., Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog.
Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Mga biyaherong paluwas ng Maynila nagsimula ng dumagsa sa Port of Calapan sa Oriental Mindoro. Mga ipinagbabawal na dalhin sa loob ng pantalan muling ipinaalala ng Coast Guard. Ang detalye sa report ni Paul Hernandez. Mula sa pantalan sa Calapan Oriental Mindoro, biyaheng Batangas at Sorsogon ng pamilya ni Cheryl para dumalo sa mga reunion. Maaga raw silang nagpabook ng biyahe ng barko para siguradong makakasakay. Ay, syempre, ito po yung time na para magsama-sama yung pamilya. Tapos matagal na din po kami hindi nakaka-uwi ng Bicol. Tagaroon po yung biyanan ko. Kabilang din sa maagang sumakay ang pamilya ni Darwin. Paluwas sila sa Maynila para dumalo sa oath-taking ng anak na kapapasa lang sa engineering board exams. Para hindi ma-hassle sa inspeksyon pagpasok ng port at barko, inalam na raw niya ang pwede lang dalhin sa biyahe. Dapat kailangan maging responsible ka para mas mabilis, hindi makaabala dun sa susunod na pasahero. Mas mahigpit ang ginagawang pagsusuri ngayon ng Philippine Coast Guard sa mga bagahe at sasakyan kasunod ng deklarasyon ng heightened alert status. Abiso ng Coast Guard Station Oriental Mindoro, huwag nang magdala ng mga gamit na hindi pa hintulutang maipasok sa barko. Nagkakandak po kami ng pre-departure inspection sa mga vessel po bago umalis ng port para po ma-insure natin yung safety po ng vessel and maiwasan po natin yung mga untoward incident. Kung may bit-bit na hayop, dapat daw may kaukulang dokumento. Bawal din ang paputok sa loob ng pantalan. Ini-inspection po kasi yan, sir, ng sa quarantine. Tulad yan, sir, sa mga alagang hayop, sa mga aso. Meron po yan, sir, na mga documents na kailangan para bago siya itawid ng Batangas. Sa tala ng PCG, 1,000 na ang mga pasaherong dumagsa sa iba't ibang pier. Darami pa raw ito habang papalapit ang Pasko. Kasama si Kel Ravaca, Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Umabot na sa 165,756,112 ang kabuang bilang ng naibakuna laban sa COVID-19 sa Pilipinas. Base sa pinakahuling datos mula sa National COVID-19 Vaccination Dashboard ng Department of Health, nasa mahigit 70 million naman ang nakatanggap ng first dose, habang mahigit 73 million naman ang complete dose at nasa 21,091,054 naman ang booster dose. Maaari nang magparehistro ang mga may-ari ng sasakyang may plakang nagtatapos sa 1 at 2 hanggang December 23. Ito ang inanunsyo ng LTO DAET. Bukas ang kanilang tanggapan at magbabalik operasyon pagkatapos ng Pasko sa araw ng Lunes. Sinabi ni David na ito na ang pagkakataon ng mga may plakang nagtatapos sa 1 at 2 upang makapag-renew. Dagdag pa ng kalihim, mas mainam sa ganitong panahon mag-renew ng plaka kaysa hintayin pa ang Enero ng susunod na taon. 2 buwan bago ang expiration ng rehistro ay maaari na itong i-renew. Bukod sa kakaunti ang pila sa LTO, halos wala rin pumipila sa ngayon sa private motor vehicle inspection centers na mas magpapadali sa transaction ng mga magre-renew ng plaka. Samantala, mas mapapadalas naman ang mga checkpoints ng kanilang tanggapan at iba pang law enforcement unit. So paalala po na ang sasakyan po ay pwede pong i-rehistro 2 months advance. So yung pong merong ending 1 and ending 2, pwede na po kayong magparehistro. Samantalahin niyo po yung pagkakataon na kukunti lang po ang tao dito sa LTO. Pag November po kasi and December, tapos na po yung schedule ng pagrehistro, kaya kukunti na lang po talaga ang tao. Karamihan po dito na nagtatransact yung may mga penalty na lang. Sa Maria Clara at Ibarra, pag-iibigan ni Maria Clara at Ibarra na ginagampanan ni Julian San Jose at Dennis Trillo, muling hahadlangan ng mga taga-Nayon. Yan at iba pang kabang-abang na eksena, alamin sa report. Ngayong Miyerkules sa Maria Clara at Ibarra, tila ang pag-iibigan ng magsing-irog na sina Crisostomo at Maria Clara muling haharap sa hamon. Ang dalawang karakter na ginagampanan ni Dennis Trillo at Julian San Jose may pag-asa pa nga bang mamuhay ng tahimik, habang si Clay na ginagampanan ni Barbie Forteza at Fidel na ginagampanan ni David Licauco may panibagong pampakilig. Panoorin ang mas lumalalim na tagpo sa loob ng nobela sa Maria Clara at Ibarra alas 8 ng gabi sa GMA Telebaba.
Samantala, sa huling tatlong araw sa Startup PH, Team Danny muling haharap sa mga pagsubok sa kanilang AI project. Sina Danny at Ina na ginagampanan ni Bea Alonzo at Yasmin Curdy hindi magpapadaig dahil lang mangingibabaw ay ang kanilang pagiging magkapatid. At nako, ano ito? Tristan at Dave gagamit ng kamao. Banta ni Dave na ginagampanan ni Jeric Gonzalez na aagawin pabalik si Danny. Umubra naman kaya kay Good Boy na ginagampanan ni Alden Richards. Abangan sa Startup PH, 8:50 ng gabi sa GMA Telebabad. Diane Loqueliano, Balitang Southern Tagalog. Christmas party ng grade 5 pupils sa Rosario, Batangas, mas pinasaya dahil sa handog na buong lechon. Tigi isang kahon ng pizza at iba pang regalo, ikinatuwa ng mga mag-aaral. Alamin yan sa report ni Denise Abante. Ari na ho ang pinakaiintay. Ang viral lechon ng grade 5 Catlea ay kitang-kita niyo naman ho. Enjoy na enjoy ang aking mga estudyante sa pangangain. Talaga namang nagsakol na eh. Para daw enjoy na enjoy. Isang buong lechon de leche, 27 boxes ng pizza, 27 meals at marami pang iba. Yan lang naman ang pinagsaluhan ng Grade 5 Catlea pupils ng Bulihan Elementary School sa bayan ng Rosario, Batangas ni Teacher Jomar sa kanilang Christmas party. Sana all sa all-in pagkain na siguradong busog ka na, may take-home ka pa. Meron po akong isang solid fan na talaga naman pong full support po sa akin at sa akin pong mga estudyante. Dahil siya daw po ay natutuwa, siya po ay nag-sponsor po sa aking mga estudyante ng lechon, meron pong regalo, nagigisa po sila. Abot-tenga naman ang ngiti ng mga bata sa pagkasabik sa party. Pero ang tunay na bida ng okasyon, ang lechon. At ari na nga ho ang viral lechon na tinatawag. Alay, sobrang tuwa po sila. Dahil di ba po ay 2 years po silang hindi nakapag-Christmas party dahil po ng pandemic. So nito po nagbalik na po ang face-to-face na Christmas party. Alam, hindi po ma-explain ang kanilang nararamdaman. Bukod sa nakakabusog na handa, nag-enjoy rin ang mga bata sa iba't ibang palaro. Sabi ni Teacher Jomar, mas pagbubutihin pa niya ang pagiging isang teacher vlogger para mas ma-motivate ang kanyang mga estudyante sa pag-aaral. At nagkakaroon po sila ng eagerness na ma-excite pumasok po araw-araw. So sa ganun pong paraan, feeling ko naman po is nakakatulong po yun para po kahit ang paano ay mapasaya po ang aking mga estudyante. Sa kabila ng kasiyahan, hindi naman maiaalis siguro ang hirap ng pag-adjust ng mga estudyante sa new normal. Kaya naman, sa kahit anong pangangailangan nila, gabay man o suportang akademya, ang kanyang pagiging pangalawang magulang sa mga batang ito ay hindi mapapadapa ng anumang pandemya. Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Mga tricycle at kuliglig sa Dolores, Quezon, binihisan ng makukulay at kumikinang ng mga pailaw. Kauna-unahang Pasko Tita Parade of Lights sa bayan, tunghayan sa report ni Paul Hernandez. Level up kung level up sa transformation ng itsura at forma ang mga sasakyang ito sa Dolores, Quezon. Ang mga tricycle at kuliglig binihisan ng animoy kalesa. Kahit missing in action si Rudolph the Red-Nosed Reindeer, tuloy sa pagbibigay ng regalo si Santa sakay ng kanyang sleigh. Agaw pansin ang beetle car na ito na tadtad ng regalo. Ilan lang yan sa bumida sa kauna-unahang Pasko Tita Parade of Lights sa Dolores. Ramdam na ang Pasko sa mala Disneyland na peg ng parada. Po, it's high time kasi po na iparamdam natin sa tao na after the strict implementation ng ating mga health protocols itong mga nakalipas sa panahon, ay panahon naman din po para unti-unti na maging masaya ang mga tao. Nasa 17 mga sasakyan ang nagbigay ningning sa kalsada sa bayan. Nasurpresa ang araw ang lokal na pamahalaan sa ipinamalas na pagiging malikhain ng mga residente. Napakaayos po. Akala ko po simpleng Christmas lights lang. And sir, for all you know po, hindi po ito nag-prepare ng matagal ang mga barangay. Bahagi ang parade of lights ng selebrasyon ng bayan ngayong holiday season. Nag-uwi ng cash prize ang mga nanalo sa aktibidad. Plano nilang pag-ibayuhin pa ang selebrasyon sa susunod na taon para mas mapalakas pa ang turismo sa bayan.
Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa rehiyon. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. Mga kapuso, 4 days na lang, Pasko na! At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Kami, ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Maninilbihan ng buong puso para sa Pilipino.